Okay, so iba na gusto ko sanang mag mag-vlog ngayon about sa paglalaba. So, ano ba yung mga tips na kaya mong ibigay sa amin para naman sa ganun ay talagang curious ako kung bakit ang dami na humaring sa yung paglalaba. Yun, di ba? So, any tips lang kung paano maglaba or paano malinis yung mga damit natin sa pamamagitan ng paglalaba. So, iba na anong sagot mo doon? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mahina yung boses ko ngayon kasi it's already 1 o'clock. Ano? It's already 12 o'clock in the morning and hindi ako makatulog kaya nakapag-decide ako na ayun nga guys, nakapag-decide ako na what if maglaba na lang ako kasi hindi talaga ako makatulog. Nasa isang compound kasi kami na marami kaming mga boarders. So minsan pag umaga, madaming naglalaba. So ayaw ko naman kasing may kahalo sa pag or may kasama sa paglalaba. So naglalaba ako kung meron ng vacant area, di ba, sa pinaglalabahan namin. So pero ngayon talaga it's very random lang. Naisipan ko lang mag-vlog. Sabi ko kanina, ba't hindi ako makatulog? So at yun na nga guys, naisipan ko maglaba dahil hindi nga ako makatulog. It's already 12 o'clock in the morning and naisipan ko lang i-vlog. So siguro kahit anong topic na lang sasabihin ko para hindi naman masyadong boring. So actually konti lang naman yung yan lang naman ang lalabhan ko kasi by batch yung paglalaba ko kasi kulang yung mga hanger. Okay, baka hindi siya mahang lahat. So ayun guys, so simulan natin yung paglalaba. Okay. Huwag tayo mag-ingay kasi umaga ngayon. Okay guys, diba ingon sila na maglaba ganit ka dapat. Diba guys, sabi nila kung maglalaba ka, dapat ihiwalay mo yung puti at saka yung mga di-color. Ang nangyari, ilipin ko na lang yung dalawang puti kasi dalawa lang naman sila, diba? Hindi naman sila madami at saka hindi ako mahilig sa puti talaga. Siguro gumagamit lang ako ng, or nagsusot ako ng white t-shirt or ng mga damit or kahit nga pants kapag sa school or mga special activities, ganun. Pero pag ordinary days lang, hindi ako gumagamit ng white kasi hindi ako marunong mag-take care ng white. Yun, share ko lang. Hiwalay natin to. Ihiwalay natin to. Ayan. Ayan. Okay, so sa mga friends ko dyan at sa mga close friends and family. Okay, ganitong type po ang favorite kong damit na sinusuot yung mga malinipis lang. As long as manipis siya, ganito yung quality ng damit. Okay na okay na sa akin. Kahit hindi lang yung design, kahit yung quality na lang, or yung texture ng kanyang damit. Or yung tela. Yung texture ng kanyang tela. Yan. Another, same lang din ng tela. Tulad nito. Ayan. At saka, another na naman. Ito. Okay. Ganito din. Ayan. Pero hindi to siya pang babae ha. Ano siya? Pang summer outfit po to siya. So, dahil manipis siya, so binili ko na. Okay. Ito rin. Yung manipis, mahilig ako sa mga manipis. Kasi, ayoko kasi ng ng makapal na mga tela kasi madali akong pinapawisan. So minsan nga hindi na ako nagdadamit sa bahay or sa loob ng boarding house. So nag-naked na lang para maibsan yung init sa katawan. Ganun. At ito guys, kailangan mo din labhan yung mga face mask. Okay, para protected tayo palagi. Lalo na pag lumabas tayo, kailangan natin mag-face mask. So, labhan natin kasi konti lang yung face mask natin. Face mask. I think meron akong 7 or 8 face mask. Okay, binanlaw ko muna lahat yung mga damit. Saka ko siya sasabunin ng powder. Okay, so ngayon maglalagay tayo ng
Powder. Ito pala yung ginagamit ko. So, may advice ko lang sa iyo guys ha, kapag gumagamit kayo ng mga ganitong detergent, mas wala ko siguro na pagtansyahin nyo yung mga damit at saka yung powder na gagamitin nyo kasi minsan nasisira ng detergent yung damit. So kailangan mo siyang kumbaga i-balance yung water niya at saka yung detergent para hindi masira yung mga damit natin. Yung quality niya. Okay, kailangan damihan mo siya ng tubig, di ba? Para hindi masyadong matapang yung chemical ng detergent. Minsan kasi parang nagsusugat-sugat yung kamay ko dito. Masyado kasi ano, matapang yung chemical ng mga detergent. So, kailangan damihan niyo ng tubig, di ba? Okay. By the way, kung meron kayong dyan mga ipapalaba, pwede ko pa kayo maglaba kahit 200 lang, 200 pesos per sack. O isang sako, 200 pesos. So, just PME. So, lalo na ngayon, pandemic crisis tayo ngayon. So, meron tayong sideline, di ba, sa paglalaba. So, guys, pabalikan ko kayo mamaya. Ipagpapatuloy ko muna yung paglalaba. Okay, medyo matagal-tagal to. Okay guys, kailangan yung sabunin na maayos yung face mask natin. Ganun. Para matanggal talaga yung mga bacteria, mga virus, and other microorganisms, di ba? Anything that is unicellular, di ba? Hindi lang unicellular, multicellular din, di ba? Mga organisms, kailangan talaga, kusutin mo talaga. Kusutin. Para mawala yung mga masamang bacteria at virus at iba pang microorganisms. Okay, so yung mga panyo din natin, kailangan ayusin yung paglaba kasi baka diyan magsimula yung mga iba't ibang sakit din, di ba? Lalo na pag hindi natin alam, baka yung mga kasamahan natin, di ba? Or baka nahawakan ito ng ibang tao, di ba? Tapos palanghap natin. Kailangan din mag-iba yung paglalaba. Ang dami pa lang nalabahan ko. Sacrifice na. Even you got this. Okay, so uunahin ko muna yung mga wipe after nung tapos na po akong maglaba ng mga face mask and mga handkerchiefs. So, isusunod ko muna yung mga wipe kasi dalawa lang naman sila. Okay guys, ako lang ba yung nakakapansin na ang hirap talagang labahan ito yung part, oh. Ito. Yung sa leeg. Yan, marami dito, ano, dito. Yan, tapos dito. Ba, dito. Ito talagang part na to, mahirap ang labahan. Tapos dito din. Yan. Yung medyo nahawakan natin. Yun. So, pag nita na pa kayo guys, kailangan dito sa ano, sa kilikili, di ba? Masyadong tinatamaan ng mga putok. Tapos sa liig. Lahat na lang, lahat. Kailangan siyang labhan ng ayos. Okay guys, next naman yung mga shorts. Okay, so napili ko to sa Lazada. Okay, I like the quality, napaka comfortable suotin. Hindi siya hindi makate, hindi ako nang kinagpapawisan, hindi mainit, noon. So actually dalawa ito. Yan. In heaven. Okay guys, so sino ba ang marunong maglaba rito sa mga nanonood? May tanong ko sa inyo. Kailan kayo natutong maglaba? Kasi in my case, natuto ako maglaba nung pumanaw yung mother ko. Okay, that was when I was in grade 4. So yun. Mahirap, no? Kasi maaga din kami natuto sa mga gawaing bahay. Maglaba, pagluluto, paglilinis, at iba pa. Minsan nga, nagtitinda din kami ng mga banana kyo, kamote kyo, maroya. Alam niyo guys, isa sa mga hindi ko malilimutan na mga kumbaga adjustment period namin na mga magkakapatid. Actually, we are 4 in the family. As in, yung ate ko siya naglalaba, tapos ako yung nagwa-wash ng nilabhan niya. Alam mo, bigla nagalit yung ate ko kasi hindi ko agad na-wash yung mga damit na pinaglabhan niya.
So bigla niya ginanong. Bam! Ginanong niya. As in, lahat ng mga damit natapon doon sa may lupa. Yun. Kasi nga, kapag masyadong maaga pa kayo na uli na, tapos very dependent kayo sa parents niyo, lalo na sa mother niyo, yun, lahat ng mga obligasyon niya, yung mami mo, or yung mama mo, napupunta sa mga kapatid, mga anak, or kami, mga kapatid. So, ayun. So, I think nagsimula ako matutong maglaba so, mga around grade 5 na. So, grade 4 to grade 5. Until ngayon, very dependent na kami na yung naglalaba ng mga damit namin. So, hindi ako nakapalaba yun. Dati nakapalaba ako, pero ngayon, hindi na kasi. Kasi, alam ko kasi yung mga damit ko eh. Alam ko siya, alam ko kung paano siya alagaan, kung paano siya lalabhan. Kasi yung mga ibang labandera, yung isa kong uniform, school uniform, hindi siya pwedeng i-brush. Bigla lang yung binash, gano'n. So, on the following day, hindi na ako nagpapalaba sa kanya. O, ako na lang ang naglalaba. So, kayo guys, share, kayo comment down below kung anong age kayo nagsimula maglaba or natutong maglaba. At saka ano yung mga struggles nyo sa paglalaba. Tulad ngayon, nagsisimula na siyang parang half day. So, pero okay lang. Okay guys, so I think marami ang makaka-relate dito. Diba merong mga color t-shirts, diba na nagda-dye siya. Kapag nalaban mo siya, natatanggal yung mga dye. So ganito ang nangyayari. Ayan. Oh, nagiging kulay red siya. Ayan. So talagang nilalaban ko siya sa huli. Or talagang huli ko siyang nilalaban kasi yung white kanina, baka mapiktuhan din. Or mapiktuhan talaga, diba? So, pinaghiwalay ko na talaga ko kasi masyadong maraming dati. Ba't ganun? Pag si Ivan Alawi ang nadalaba, ang dami niyang views, ang dami niyang likes. Kaya tayo, wala na yung tao lang. Walang nanonood sa atin. Okay lang yan, basta ang malaga, nag-enjoy ka sa pag-vlog or sa kung ano. Sa kahit anong ginagawa mo, nag-enjoy ka, di ba? Yun lang. So ngayon, uunahin ko muna itong labhan. Uunahin ko muna itong i-wash para hindi siya maka-affect sa daloy ng aking pag-wash. Kasi tapos na po ako maglaba. So i-wash muna siya. Okay guys, so sisimulan ko lang i-wash yung face mask, handkerchiefs, and pillow cover. Okay, this is the proof that talagang maaga na. Napatagali. Okay guys, unahin ko muna yung mga puti para hindi mapiktuhan ng mga colored pants or t-shirts. Okay, nasa second wash na tayo ngayon guys. Okay guys, nasa third wash na po tayo ng ating mga damit. Minsan umaabot ako ng 4 hanggang 5 wash kasi minsan napapansin ko pag dalawa lang yung wash. Dati kapag twice ko lang siya nawawash, parang may mga puti-puti pa rin, mga chok, parang pakas ng mga detergent. So yun, minsan 3, minsan 4. Okay, so this is our third.
Okay guys, so lalabas muna tayo kasi dito na ako maghahang sa labas ng mga damit. So ilalagay ko muna itong camera sa okay, sa labas din. Tingnan nyo sa labas yung ulap. Okay, so parang gabi pa pero it's already 1 o'clock. Puti-puti po naman. Okay guys, so babalikan ko yung mamaya. Okay, so mag-wash muna. Ay, hindi. What I mean is paghang muna ng mga clothes. Okay guys, so tapos na po akong maglaba. Hindi pa na ko yung naantok, pero after this, mag-edit na lang po ng video. And okay guys, so thank you so much for watching. And if you enjoyed watching this vlog, so please give a thumbs up or like, subscribe, and share this video to your friends para magkaroon lang ng good vibes. So I know this vlog is just, you know, simple lang, but sana lang na-enjoy kayo. And thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!